Hi! Gusto ko lang po mag-share sa inyo about sa Soji Bill na kung saan ay gusto kong ipasa sa Senado. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang apat na epekto nito sa ating bansa. Una po, kapag naipasa ang Soji Bill, ang number one po ay pwede na po tayong magsinungaling. Kasi po, sabi po sa Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Tayo po ay nilalang ng Diyos na lalaki at babae. Wala na pong iba. Ngayon, kung tayo po ay sasabihin natin na halimbawa ako, babae ako, at sasabihin kong lalaki ako, di ba po yun ay pagsisinungaling? Kung lalaki ako, sasabihin ko na babae ako, yun ay pagsisinungaling. Dahil sabi po dito sa Leviticus 19:11, huwag kayong magnanakaw, ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinuman sa iba. Kung sasabihin natin sa sarili natin na babae tayo, lalaki tayo, o paiba-iba tayo ng kaanyuan o kasarian, dinadaya po natin ang ating mga sarili. Ni magsisinungaling ang sinuman sa iba. Ngayon sasabihin natin, babae ako, sabihin ko, lalaki ako, hindi ako babae, hoy. Nagsisinungaling po ako sa kapwa ko. So, hindi lang pagsisinungaling sa sarili ko, nagsisinungaling din po ako sa iba. Ngunit ayaw ng Diyos yun. Sinabi na ng Diyos na huwag nating gagawin ang mga bagay na yun. Dahil alam naman natin na ang pagsisinungaling ay hindi tama, mali sa paningin ng ating Panginoon. Number 2, pwede pong tumaas ang number ng krimen. Bakit ho? Kung i-approve po natin ang Soji Bill, pwede na po tayong magkaroon ng iba't ibang kasarian o iba't ibang identity o anyo. Let's say, ako po ay pumatay. Siyempre, ayokong mahuli ako, ayokong makulong ako. Magpapalit ako ng anyo, magpapakalalaki ako, magpapalit ako ng pangalan. Kasi may rights na ako eh. Meron namang bill, di ba? So, magpapalit ako ng pangalan, magpapalit ako ng anyo, ng itsura nga. So, hindi nila ako agad mahuli dahil iba na ako, di ba? Iba ng pangalan ko, iba na itsura ko. So, hindi nila akong agad mahuhuli. So, kung meron tayong tinatawag na Soji Bill dito sa Pilipinas, lahat na po tayo pwedeng gawin yun. Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang identity, kagaya na nga ng sinasabi nila ng LGBTQIA+. So, pwede tayo magkaroon ng 8 identities. Pwede tayo magkaroon ng 8 na anyo, 8 na kasarian na tinatawag, ba? Diba? So, dahil 8 yan, gumawa ka ng krimen, edi magpalit-palit ka hanggang 8. Yun ang magiging mahirap po sa atin kapag naipasa po ang Soji Bill. Number 3, tataas po ang numero ng AIDS o sakit na HIV/AIDS. Alam niyo ho ba na number one na dahilan kung bakit po nagkakaroon ng AIDS is yung pakikipagtalig po sa lalaki at sa lalaki. Parehas pong kasarian, lalaki sa lalaki. According to World Health Organization, 84% naging cause niyan ay ang pakikipagtalig sa lalaki at sa lalaki. Kung magkakaroon po tayo ng Soji Bill, di ba may rights na silang magpakasal lalaki sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa babae, bisexual o kung sino man, may rights ng magpakasal, pwede na po talagang kumalat ng kumalat ang sakit na HIV/AIDS. Marami po tayong advocacy tungkol dyan. Natulungan natin ang mga may sakit na HIV/AIDS. Paano natin tutulungan kung gusto natin i-approve ang Soji Bill na ito? Di ba ho? Kasi lalo lang siyang lalaganap. Eh ang number one po na may pinakamabilis kumalat na HIV/AIDS dito sa Asia Pacific Division ay walang iba kundi ang Pilipinas. Kaya yun po ang ingatan natin. Number 4, ang Panginoon po ay hindi natutuwa sa ganitong sitwasyon na kung ipapasa natin ang Soji Bill. Dahil ang Panginoon po ay nagpaalala po siya sa 1 Corinthians 6:9. O hindi ba nga ninyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. So kung may mga Diyos-Diyosan kayo na sinasamba nyo kaysa sa Panginoon, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Malungkot ang Diyos pag nangyari yon, dahil ang gusto niya lahat tayo ay makasama sa langit. Ano pa? Ni ang mga mangangalunya. So kung may asawa ka na, tapos nakipagtali ka pa sa iba o nakipagrelasyon ka pa sa iba, yan ay pangangalunya. Ni ang mga nangbababae. Ngayon kung hiwala ka namang asawa o may asawa ka nga, tapos kung sino-sino pa yung pinapatulan mo, yan ay hindi tama at ayaw ng Diyos yan. Ano pa? Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Tingnan niyo ito. Nakasulat sa
1 Corinthians 6:9. Mapakiapid sa kapwa lalaki. Dito pa lang po, pinapaalalahanan na tayo ng Diyos na huwag nating gawin dahil meron pala yang magiging sakit. Diba? Yung sinabi ko nga kanina, HIV/AIDS. Pinapaalalahanan na tayo ng Diyos na huwag natin niyang gawin. Upang sa ganun, huwag tayong magkasakit, huwag tayong mapahamak, makarating pa tayo sa langit. Diba? Sa 1 Corinthians 6:10, ang sabi po dito, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing. So, diba, pag naglasing tapos, wala ka na sa tamang pag-iisip. Diyan na yung pwede ka lang gumawa ng hindi maganda. Diba? May mga kaibigan ka dyan, na although may asawa ka, may nakita kang kaibigang maganda, pwede ka na makipagtali. So, hindi tama. Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pinaalalahanan ng Diyos ang mga tao na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sana po, ma-realize natin ang mga bagay na ito upang sa ganun ay lahat tayo makasama sa langit na bayan. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw niyang nagkakasakit tayo. Ang gusto niya, lahat ng bagay ay maayos at maganda habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Ngunit, may mga pagsubok talaga na darating dahil si Satan hindi yan titigil para tuksuhin at tuksuhin tayo. Ngayon, nasa atin lang kung susundin natin ang Diyos o si Satanas. So para po sa mga kababayan kong LGBTQIA+, hindi ko po kayo kinokondem, hindi ko kayo dinajudge. Ngunit, kung kayo nakakaranas ng ganitong pagsubok, ang Panginoon ay laging handa at laging nandyan para patawarin tayo anuman ng pagkakasala natin at tulungan tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin. Alam kong mahirap, ngunit sa tulong ng Panginoon ay magagawa nating magbago at magagawa nating lagpasan ng mga pagsubok na yan na darating sa atin. Maraming salamat po sa inyo.